Well, next lang is yung continuation ng civil code. Yung mga related sa ating PWDs. Yung Article 26. Yung respect, dignity, privacy, and peace of mind of his neighbors. The following action shall cause damages. So, alin dito yung related sa ating mga PWDs. Siyempre, mayroon lang ako babanggitin yung trespassing, disturbing private life, intriguing, o yung pagchichismisan. Kasi yung pagchichismisan daw o intriguing para daw layuan ng tao. Pero yung common sa ating PWD is yung vexing o humiliating. Nasa booklet natin lahat yan, yung IRR or yung Magna Carta for PWDs nakalagay doon. Now, bawal yung vilification, yun eh. Vilification, humiliating, vexing. So, yun yung basis ng law. Yun yung basis ng provision ng law na yun is nakalagay sa civil code ng Pilipinas. Yung certain provision na yun, lalo na sa ating mga PWD na biktima ng pangungutya ng ibang tao, kahit online. Sasama ko na rin yung online kasi online bullying nga. Minsan nga, di ba, topic ng NACDA ngayon yung pag-update ng Anti-Bullying Act of 2013. Ginagawa nila ng paraan, kumbaga ina-amend nila para mas magkaroon ng pangil yung batas. Kung napanood nyo yung isang webinar ng NACDA, yun ang topic. So, yun inakalagay sa civil code. Yung law na yun, nakabase sa civil code. So, general kasi yung sa civil code. Yung specific sa ating PWD, vexing, o yung pamamahiya. Pero yung ordinansa ng barangay na yung curfew, yung trespassing, at saka yung pagsisismisan. Kasi di ba ngayon meron tayong pandemic, di ba, bawal yung matagal, di ba? Bawal, naka-istorbo na kayo sa kapitbahay, yung video okay, ordinance din ng LGU ng Bacoor yun. So, lahat yun may basis. Ito yun, Article 26. Kasi baka akala nyo, ordinance lang ng barangay yan. Hindi, nakalagay sa civil code yun. Yung trespass, yung disturbing private life, tsaka nung mga kapitbahay nyo, private life ng mga kapitbahay. So, nakalagay yun sa civil code kasi baka iniisip nyo, ordinansa lang ng barangay, ordinansa lang ni mayor, hindi. May basis yun. Ito yun, yung Article 26. O, sige po. Yun lang.